Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istorya ang ibabahagi namin sa inyo. Biglang natulala at hindi makilos si Bernie sa mistisang dalaga na dumaan sa kanyang harapan. Sa tansya ni Bernie, nasa edad 23 pa lang ang babae. Tila nag-slow-mo ang babae sa mga mata niya nang matapat ang dalaga sa kanyang harapan. Sa ganda ng mukha nito, may isip mong sumasali ito sa beauty pageant. Makinis din ang maputing balat at higit sa lahat maganda ang korte ng katawan. Lahat ng yun ay napuna ni Bernie sa ilang segundo lang na pagsulyap sa dalaga. Sa edad na 42, ay di pa rin maiwasan ni Bernie na matuon sa ibang babae ang kanyang atensyon. Noon pa may mahilig na talaga itong pumorma sa mga magagandang babae na katrabaho niya. Nahinto lang ito nung magkapamilya siya. Nagbago si Bernie simula noon. Pero mukhang unti-unti na naman siyang niyayakap ng kanyang kahinaan. Lalo na't mahigit 5 taon na silang hindi nagkakasama ng kanyang misis na nasa Dubai. Napalingon ang mistisang babae sa kanya at piliang nginitian siya. Lalong nanggigil si Bernie na parang gusto niyang sundan ng babae sa loob ng bangko. Siya si Cheryl, ang bagong bank teller sa pinagtatrabahuhang bangko ni Bernie. Hindi suplada ang dalaga, kaya kahit unang araw pa lang niya sa trabaho, ay binigyan niya agad ng matamis na ngiti ang matandang gwardiya. Simula noon, hindi na maalis sa isipan ni Bernie ang magandang teller. Balak niya itong pormahan, ngunit naglalaban ang katawan at isipan niya. Sa tuwing gusto niyang tumikim ng ibang putahe, ay lagi niyang naiisip ang kanyang misis na nagpapakahirap na magtrabaho sa ibang bansa para sa ikabubuti ng pamilya. Lalo't dalawa na ang anak nilang nag-aaral sa elementarya. Masakit man para kay Bernie na mapalayo sa misis, wala siyang magawa. Dahil lalo silang tutupukin ang kahirapan kapag hindi siya magpapakatatag. Hello, Han. Kailan bang uwi ng misis kong maganda? Pambobola pa ni Bernie sa asawa mula sa kabilang linya. Maganda ka dyan. Eto't losyang na nga sa kakatrabaho para sa amo kong matanda. Baka iba na tinatrabaho mo sa kanya, Han, ha? Kadiri ka, Han. 87 years old na to, no? Lupay-pay na. Di gaya ng sayo. Malabakal pa rin? Talaga lang, ha? Bakit? Miss mo na ba, Han? Siyempre naman, Han. Lagi kaya kitang ini-imagine. Pili ang tugon ng misis niya. Huwag ka mag-alala, Han. Pag-uwi mo dito, baka hindi ka na makalakad ng diretso. Pagkatapos kitang dalhin sa kama. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Yan ang mga sabik na usapan nilang dalawa ng misis na Bernie habang pinapatila niya ang malakas na ulan sa labas ng bangko. Mag-aalas 6 na rin ng gabi at tanging siya na lang ang natira sa naturang bangko. Nakauwi na ang lahat ng empleyado rito kanina pa. Ngunit napalingon na lang to sa gulat nang biglang may humampas sa kanyang balikat. Naku, Ma'am Cheryl, anong ginagawa niyo dito? Anong oras na? Naguguluhang tanong ng gwardiya. Kasi Manong, nag-overtime ako eh. Tsaka, kanina pa ako nakikinig sa'yo, no? Dahil first day ng work ni Cheryl ay hindi pa niya kabisado ang mga gagawin. Kaya nahuli itong tapusin ang lahat ng paperworks. Napilitan tuloy itong mag-OT. Pauwi na sana siya nang makitang malakas ang ulan sa labas at saktong narinig nito ang usapan ng mag-asawa sa telepono. Naku, nakakahiya naman, Ma'am. Napakinggan niyo pa yung usapan namin ni Mrs.
Ako okay lang po. Nasa ibang bansa pala yung misis yung manong, no? Wika ni Cheryl, sabay kuha ng upuan ng monoblock at panwesto ito sa harapan ng gwardya. Tsaka siya umupo. Isang metro lang ang layo nila sa isa't isa, kaya amoy ni Bernie ang fresh na amoy ng dalaga. Dahil alam ni Bernie na dalawa na lang silang nasa loob ng bangko ni Cheryl, ay naging iba ang pakiramdam nito. Para siyang lalagnatin at para siyang tinutupok ng apoy. Palihim siyang napalingon sa makinis na hita ng dalaga na nakaupo sa harapan niya mismo. Tila sinasadya pa ng dalaga na ibukas ng bahagya ang mga binti para sa kanya. Napalunok na lang si Bernie at biglang pinagpawisan. Napangiti naman ang pili ng bank teller sa naging reaksyon ng matandang gwardya sa ginawa niya. So, ilan ang anak niyo, Kuya Bernie? Pagputol ito sa tulalang gwardya. Dalawa na ho, ma'am. Nauutal na sagot nito. Naku, ang hina mo naman, manong. Kahit sampu sana, gusto ko kung ako yung misis mo. Pili ang tugon naman ng dalaga. Mapagbiro talaga si Cheryl. Lalo na sa mga matatandang katulad ni Bernie. Lingid sa kaalaman ni Bernie, nadala rin ang dalaga sa mainit na usapang narinig nito mula sa pinag-usapan nila ng kanyang asawa na nasa ibang bansa. Naku, iha, huwag kang magbiro sa akin ng ganyan. Baka hindi ako makapagpigil. Biro naman ni Bernie sa dalaga. Pero kahit biro lang yun, umaasa pa rin si Bernie na pauunlakan siya ng dalaga sa gusto niyang mangyari. Talaga lang, kuya, ha? Kung gusto mo, pwede mo namang subukan. Hindi naman ako magagalit eh. Basta isang beses lang, ha? Malambing nitong wika. Nagulat si Bernie sa sinabi ni Cheryl. Parang hindi siya makapaniwala. Pero kung totoo man yun, maswerte siya. Dahil mahigit 15 years ang agwat ng edad nila. Hindi lang yun, talaga namang napakaganda pa nito at batang bata. Oo naman, ma'am, hindi ho ba kayo nagbibiro? Sa puntong yun ay biglang nagulat si Bernie. Nang tuluyang ibukas ng dalaga ang mga hita niya sa harapan niya. Napalunok si Bernie at pinagpawisan kahit malamig ang panahon dahil sa lakas ng ulan sa labas ng bangko. Saglit na nagtama ang mga mata nila. Tila nangungusap sa isa't isa. Ayaw mo ba, kuya? Bahala ka, baka magbagong isip ko. Pili ang tugon ng dalaga. Sa puntong yun, buong lakas na binuhat ni Bernie ang dalaga sa isang sulok. Sa lugar na hindi abot ng CCTV o anumang ilaw. Sinandal ni Bernie si Cheryl sa pader. Ang dilim dito, manong. Takot si Cheryl, ngunit mas nangingibabaw ang pagkasabik niya, lalo na nang unti-unting kalasin ni Bernie ang suot niyang uniforme. Tahimik sa madilim na sulok na yon. Tanging malakas na paghinga ng dalaga ang maririnig. Kinakabahan pa rin to dahil naisipan niyang akitin at ipaubaya ang sarili sa taong hindi naman niya lubos na kilala. Inaamin niyang nadala lang siya kanina, pero huli na ang lahat. Nasisihig na ang kanyang uniforme at ang halik ng matandang gwardya ay unti-unti nang dumadapo sa kanyang katawan paibaba. Namalayan na lang niya na nakataas na ang kanyang kanang binti habang siya ay nakasandal sa malamig na pader. Kakaiba ang sinapit ni Cheryl sa matandang gwardya. Hindi inaasahan na ganun katindi si Bernie. Labis na aliw ang tinamasa niya sa uhaw na gwardya. Sa isip-isip ni Cheryl, ay ganito yata talaga kapag nasa abroad ang asawa mo. Walang sinayang na oras si Bernie.
Nang magsawa ay pinahiga niya ang dalaga sa sahig at muling nagpakasawa. Halos maiyak ang dalaga sa kakaibang aliyo. Samantala, halos maluha naman si Bernie dahil naibsan na ang uhaw na nararamdaman niya sa mahigit 5 taon na pagkakahiwalay nila ng misis niya. Wala nang nagawa si Cheryl. Napayakap na lang to sa matandang gwardya. Hinayaan na lang niyang dalhin siya nito sa alapaap. Hingal ang dalawa nang tuluyang humupa ang uhaw nila sa sarili. Habang nag-aayos, napansin ni Cheryl na medyo maluha-luha si Bernie sa harap niya. "Pasensya na manong, napagod pa kita?" tanong ng dalaga. "Naku iha, hindi yun. Laking pasasalamat ko nga sa'yo at dumating ka eh. Medyo nabawasan yung pagkamis ko sa asawa ko. Kaya lang ako naluluha kasi hindi ko akalain na mararanasan ko ulit yung ganito." "Well, salamat din manong. Grabe ka pala. Sobrang nag-enjoy ako ron." Sabay matamis ng ngiti nito kay Bernie. "Nga pala manong, satin-satin lang to ah." "Oh iya, alam ko yan. May asawa ko at ayoko rin namang machismis." Mag-aalas 8 na nang umuwi ang dalawa. Kahit may ambon pa, hinatid na lang ni Bernie ang dalaga. Malapit lang din kasi ang lugar kung saan to nakatira. Sa katunayan ay naglalakad lang si Cheryl kapag pumapasok sa trabaho. Habang binabaybay ang daan papunta sa bahay ng babae, ay pansin ni Bernie na hindi masyadong makalakad ng matino si Cheryl. Sa isip-isip nito ay napasobra yata siya kanina sa dalaga. Hindi rin kasi niya masisi ang sarili. Sa loob ng 5 taon na nawalay sa minamahal ay naipon na ang pagkasabik nito sa kama. Samantalang, hindi pa rin mawala ang ngiti at saya sa mukha ng dalaga. Hindi niya akalain na sa kanya ibinuhos ng gwardya ang matagal ng pagkasabik sa misis. Hindi naman siya nagsisisi dahil naabot niya ng labis ang alapaap. Sa edad na 23, ay matagal na rin tong walang tikim. Dahil matapos lokohin siya ng kanyang unang nobyo na anak ng politiko noon, hindi na ito nagpaligaw pa sa iba dahil parang takot na siyang maloko ulit ng isang lalaki. Kung papipiliin nga siya, ay mas gusto niya yung walang label na relasyon. Maliit lang ang payong na gamit nila. Medyo malakas pa rin ang ambon, kaya medyo naaambo na ng balikat ni Bernie. Mas tinapat kasi nito ang payong sa dalaga. Para sa ganun, ay hindi ito maambunan. Napansin naman ni Cheryl ang kabutihan ng matandang gwardya. Medyo kinilig siya ng oras na yun. Tahimik ang dalawa habang naglalakad. Magkadikit ang braso nila. Nagkatinginan pa sila bago biglang yumakap si Cheryl sa braso ni Bernie. Na-feel kasi ng dalaga na komportable siya sa matandang kasama niya. Ramdam din ni Cheryl na iba si Bernie sa lahat ng lalaking nakasalamuhan niya. Hindi siya kayang bastusin ito ng harapan, maliban na lang kung magpapakita siya ng motibo or aakitin niya to, parang sa nangyari kanina. Sayang no, kung maaga lang sana tayong nagkakilala, baka ako ang naging misis mo. Malambing na wika ng dalaga habang nakatingin sa kanilang dinadaanan at naglalakad. Napalingon naman agad si Bernie sa sinabi ng dalaga. "Naku ma'am, hindi naman po ako pogi para pansinin niyo kung sakali." Tugon naman ang gwardya. "Hindi naman ako mahilig sa pogi. Basta't alam kong mabait, okay na ako." Tila hindi naman alam ni Bernie ang isasagot sa puntong yun, kaya nanahimik na lamang to. Habang papalapit ng papalapit, ay lalong sumisikip at dumidilim ang iskinitang nilalakaran nila papunta sa bahay ng dalaga.
Medyo matao at dikit-dikit ang mga bahay. Naroon din ang mabahong amoy ng kanala sa gilid ng dinadaanan nila. Nagtinginan ang mga tambay at sumipol sa maganda at sexing dalaga na nakayakap sa braso ng gwardya. Magre-react sana si Bernie, pero bahagyang hinila ni Cheryl ang braso nito bilang pag-awat. Naintindihan naman to ni Bernie, kaya hinayaan na lamang niya ang mga to. At sa di kalayuan nga, ay narating na nila ang bahay ng dalaga. Maliit lang ang bahay na parang isang kwarto lang ang laki, at kahoy ang mga pader nito. Hindi siya makapaniwala na ang isang babae na maputi, maganda at kutis, mayaman, ay nakatira sa ganitong klaseng lugar. Nakaramdam ng awa si Bernie sa dalaga. Nalaman din ni Bernie na mag-isa lang pala ito ang namumuhay at binubuhay ang sarili dito sa syudad. Independent woman, ika nga. Pasensya ka na sa bahay ko, kuya. Hindi pa kasi ako makalipat-lipat at kakaumpiso ko pa lang sa trabaho. Tsaka pinapadalhan ko pa sila mama dun sa probinsya eh. Saad ni Cheryl bago pumasok ng pintuan. Naiwang tulala si Bernie sa labas. Hindi pa rin siya makapaniwala sa uri ng pamumuhay ng mestisang teller. Maya-maya lang ay dinungaw siya ng dalaga mula sa pintuan. Ano kuya? Baka gusto mo pang umisa para may baon kapag uwi? Pili ang tanong nito habang nakangiti. Hindi na nakasagot si Bernie. Nanghilahin siya papasok sa loob ng maliit nitong bahay. Sinarado ng dalaga ang pinto at agad kinalas ang sintro ni Bernie habang nakangiti. Sinulit ng dalawa ang pagkakataong yun. Alam kasi ng mga to na panandali ang aliw lang to dahil may asawa na si Bernie. Alam nilang pareho na baka hindi na maulit pa ang pagkakataon na yun para sa kanila. Alas 9 na ng gabi, nang makauwi si Bernie sa bahay nila. May dala itong lechon manok para sa mga anak niya na nag-aantay sa kanya ng halos isang oras mahigit. Bago matulog ay sinariwa muna nito ang namagitan sa kanila ni Cheryl. Naalala niya rin ang usapan nilang dalawa bago siya umuwi. Napag-usapan nila na matapos ang gabing to ay kakalimutan nila ang lahat ng nangyari sa kanila. Alam nila na init ng katawan lang ang lahat ng nararamdaman nila, kaya nila nagawa yun. Pero sa kabila noon ay naging close pa si Cheryl at Bernie sa trabaho. Pero hanggang doon na lamang yun, dahil pilit nilang nilalabanan ang kanilang mga kahinaan para sa kapakanan ng bawat isa. Dalawang buwan na rin ang nakalipas mula nung huling may nangyari sa kanila. At hindi na yun na ulit pa. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Hanggang sa muli at maraming salamat.